Bukod sa mas mahigpit na seguridad, pinaplansya na rin ang seating plan ng mga dadalo sa ikatlong State of the Nation ng Pangulo. Unang sona ito ng administrasyon na wala na sa gabinete ang vice-presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Balik session hall na ng batasan ng higanteng watawat ng Pilipinas matapos labhan at plantsyahin para sa ikatlong State of the Nation address o sona ng Pangulo. Ang dating mga dilaw na upuan sa VIP gallery, iba na ang kulay at mas kumonte. I think we lost like 40 seats dito sa renovation dito. So some of the VIPs will have to sit there sa gilid ng first gallery. 2,000 lang ang seating capacity ng session hall. Pero mahigit 2,000 na ang imbitasyong ipinamigay kasama ang para kay Vice President Sara Duterte. Na-confirm na. Hindi ko pa alam. But these are traditional invitees, no? All the heads of the constitutional commissions, all cabinet officials, including the vice president. No? Noong nakaraang SONA, katabi ng bise sa VIP gallery si First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayong taon, ganoon pa rin kaya? We have an interagency committee wherein Office of the President and the Senate counterparts are there. So we will decide on that, the seating plan for the VIPs. Taunan ding iniimbitahan ng mga naging Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at iba pang dating miyembro ng Kamara. Tinagdag ang mga upo ang ito dito sa plenaryo ng Kamara. Dito papuesto ang mga dating kongresista. Sa kasalukuyan, 85 na ang nagkumpirmang dadalo sila sa SONA. I had a chit-chat with the President yesterday. And I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd. And he said to me, accommodate all of them. Ang mga hindi kayang paupuin sa session hall ay sa mga function room na makikinig. Magdaragdag din ang security personnel sa session hall. We had one foreign guest na dulas dito. Ay, dahil? Hindi kasi... Nakatingin sa mga congressman, hindi naman tumumbap. There will be officers here to guide the president. Inaalam pa ni Velasco ang budget para sa SONA, kasama ang renovation sa ilang bahagi ng batasan. Ila-lockdown yan July 19, 3 araw bago ang SONA. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.